Taga Negros talaga ako. Ang hanap buhay lang namin ay nasa bukid. Tapos hanggat naisipan kong magtrabaho dahil sa gusto kong makakita ng syudad. Sa bahaging ito ng kanyang buhay, matatagpuan ni Juliet ang kanyang unang pag-ibig. So yung nagkilala kami, may anak na yung tatay niya doon sa Taiwanese. Umuwi ng Pilipinas. Hanggat nagkilala kami, tapos nagsama na kami noon ng mga ilang taon din. Ang pagsasama namin ay okay lang sana. Kaso lang mahirap lang doon sa Kabiyako ay hindi siya marunong mag-budget. Wala na kami parehong trabaho, lahat na itrenda na, mga alahas, mga cellphone na, lahat-lahat na wala na talaga. Ako lang sumakayod. Ako yung nagbumubuhay sa kanya. Kaya lagi kami nag-aaway ng biyanan ko dahil lang dyan sa, yun, pag-tira ko sa kanila. Tapos ngayon, hindi ko na kaya na puno na ako. Umalis ako doon. Tanga noon ang sanggol na anak. Tinalikuran ni Juliet ang masalimuot na buhay. Umuwi ako ng Negros, tumira kami ng bukid. Nagkasakit ako, nagkasakit din siya. Hindi ko alam na hinimatay pala ako. Tapos yung anak ko, nag-LBM bala kami, kanyang suka. Tapos nag-LBM, sabay kaming dalawa. Dahil sa pangyayaring yun, nagpa siya si Juliet na hanapin ang kapalaran sa ibang bansa. Isang bagay na kung hindi niya raw gagawin, ay marahil ikamamatay nilang mag-ina. Ang sabi ko kasi, kung hindi ako aalis, para akong masisiraan ng ulo, tapos sino ang susuporta sa anak ko? Kasi wala akong kamag-anak dito na tumutulong sa akin that time. Mag-isa lang at talaga akong gumapang sa pangyayari na yun. Iniwan ko yung anak ko sa isang kapitbahay lang. Yung sahod ko, hinahati ko. Ibinigay ko yung doon sa nag-alaga, tapos yung kalahati, pagkain niya. So, ang nasisib ko, wala lang, kasya lang talaga sa isang buwan. Ang hindi batid ni Juliet, malaki ang naging epekto ng kanyang pangingibang bansa sa pagkatao ng kanyang anak na si Angelo. Hindi ganito yung anak ko. Bakit ganito tulala siya pag kinakausap ko siya? Wala. Wala lang siya, para siyang walang laman yung utok niya. Tapos pag naglalakad kami sa kalsada, bigla lang siya magbibitiw. Tapos aalis siya ng kanya lang. Tapos 5 seconds, lilingon siya sa akin. Hindi niya alam may kasama pala siya. Sabi niya sa akin, "Ma, bakit ka nandiyan? Oo, magkasama tayo." Sabi niya, "Bakit iniwan mo ako doon?" Ngunit tila hindi pinagbigyan ng pagkakataon si Juliet na makabawi man lang sa kanyang pagkukula. Dito, hindi ako makakabayad sa utang ko. Kinuha ko siya, iniwan ko dito sa kapatid ko. Akala ko kasi kapatid mo pagkakatiwayaan ng buong buo. Hindi. Kasi iba yung padala ko. Iba rin yung sa bata. Yung para sa bata, hindi natitikman ng bata. Hanggang sa mag-cruise ang landas ni Juliet at ng kanyang ikalawang pag-ibig. Nakilala ko yung papa ng anak ko, yung bunso. Nagtrabaho siya sa company Oil of Kuwait. Malaki ang sahod niya, malaki din ang posisyon niya. Patuloy pa rin yung relasyon namin ng 2 taon. Tapos sabi niya, maliit lang sahod mo niyan, hindi ka makakabayad, hindi ka rin makapagpadala ng ganito kalaki. Tutulungan kita kung papayag ka makasama tayo. Linggo lang yung sumama ako sa kanya, nagsama kami. Tapos umalis na ako doon kasi yung nabuntis na ako kaagad. So umuwi ako dito kasi nagbe-bleeding, nag-start na ako ng nagbe-bleeding. Subalit, sadyang mailap kay Juliet ang tunay na pag-ibig. Nauwi rin ang kanilang relasyon sa hiwalayan. 2 taon na ang nakararaan ng isang mabigat na pasya ang muling ginawa ni Juliet. Dahil ayaw niyang matigil sa pag-aaral ang panganay na anak, ipinasok niya ito sa isang children's center. Doon daw maipagpapatuloy ni Angelo ang kanyang pag-aaral. Ilang beses man siyang nalulugmok sa pagsubok, pinipilit ng ina na bumangon. Kung ano-anong paraan na ang kanyang ginawa, malamnan lang ang mga kumakalam na tiyan. Namumulot kami ng mga basura. Pumasok ako ng katulong para lang makakain kami. Kahit saan-saan na humihingi ako ng bigas, kahit 1 kilo lang, pamasahe ko o pambili ng ulam ng maliit ko. Kasi hindi niya kayang kumain ng bagoong, sumusuka ng bunso ko. Hindi na bago ang kwento ng kahirapan para sa ating mga Pilipino. Pero minsan,
Sa mga kwentong ito, may makikita na kahit kapirasong pag-asa. Sa mga kwentong ito, tunay na maunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang